Sa po araw na lang po, deadline na ng voter registration para sa eleksyon 2022. Pero ayon sa COMELEC, marami pa ang kailangan magpa-reactivate o yung mga dapat magpatala ulit dahil hindi bumoto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Umupo na sa semento ang ilang pumila sa COMELEC office sa Maynila. Ang iba, nakalimot sa health protocols kahit may mga pulis na naka-megaphone na nagpapaalala ng mga ito. May ilang lumiba na sa trabaho. Hindi pa ako nakatry magbuto eh. First time ko siguro ngayon. Opo. Kaya medyo excited. Mainit. Sacrifice. Para lang matapos. Meron namang nagtsaga sa pila kahit may health condition. Mahirap po kasi kanina pa po kami dito eh. Tsaka sa katulad ko, sa case ko, may sakit ako sa puso. Kapag nakapasok naman sa registration area, smooth na ang proseso. Pagdating sa loob, step by step naman. Wala namang hirap kasi nag-a-assist din naman sila sa loob. Alas 10:30 pa lang ng umaga. Cut off na ang District 3, 5 at 6. 10 araw na lamang ang nalalabi sa voter registration para sa eleksyon 2022. At tulad ng inaasahan, mahaba pa rin ang pila ng mga magpaparehistro. Kaya ng COMELEC sa mga mag-walk-in, dumating ng maaga para hindi abutan ng cut-off. Asahan po nila isang buong araw ang proseso dahil sa dami po ng tao. Yung nagreklamo po kasi sila yung mga walk-in, which is sila yung less priority namin kasi meron po kaming mga naka-schedule sa online namin. Sa COMELEC Quezon City, may ilang nakatatlong punta na dahil lagi naaabutan ng cut-off. Nagsari ng iba pang nagpaparehistro sa ilan pang COMELEC offices. Sa mga nasa priority list pero hindi pa nakakapagparehistro, sa mga frontliners, lalo na po mga doktor, nurse, hospital, mga ambulance drivers, PWD, senior citizens at mga buntis, meron po kaming priority lane sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Diretso lang po kayo sa COMELEC. Priority lane po kayo doon. Kahit wala po kayong appointment, sige, diretso lang po kayo. Mahigit 6.8 million voter registration applications na ang natanggap ng COMELEC. Pero mababa pa rin daw ang bilang ng mga nagpapareactivate ng kanilang registration. Madali lang yung react, email lang yun eh. Tapos mag-video lang sila ng election officer to verify yung facial recognition. Sa October 1 to 8, ang filing ng Certificate of Candidacy. Kaya may nilinaw si Commissioner Guanzon tungkol sa pangangampan niya. Yung laging tinatanong, di ba bawal yung mga poster na yan, tsaka sa EDSA, yes. Mga LED, giant posters. Hindi pa po bawal yan ngayon kasi hindi pa naman sila nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Sa February 8, ang umpisa ng campaign period para sa mga tatakbo sa national position. Sa March 25 naman, para sa local position. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.